Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Hidata dito. Oy, easy. Ba't may ads yung hype na yan? Easy. Hindi natin na prepare to kanina, ha? Si President Sara Duterte ang pakiusap daw sa kanya ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumulong sa kani-kanilang kandidato sa 2025 elections. Sinabi yan ng vice sa turnover ceremony para sa bagong liderato ng Department of Education. Nasa front line ng balita niya, si Rhea Fernandez. Tanga na naman kasi, eto ah, bago natin yan ituloy, kahit din naman ako, kung ako naman, ay naku, mahirap na mo. Diba? Bago! Kahit naman din ako ha, kung ako yung nasa kalagayan ni BP Sara, puta na, tinatarantado nyo na ako, tapos ngayon lalapit kayo, may kiusap kayo. Puta na nyo, nabudol nyo na ako noon, tapos magpapabudol pa ako ngayon. Bago! Ito, wag na, kayo na lang dyan. Tapos ngayon, pag tinanggihan kayo, big deal. Gago! Ha? Big deal pag tinanggihan kayo? Huwag ganun, pangit yung ugali nyo. Nangihingi ako, naglalambing ako, dahil hindi naman ako mayaman. Oh, di ba? Gago! Huwag ganun, tangina. Kahit ako sa kalagayan ni BP Sara, tangina, tatanggihan ko din yan. Ba't ko kayo susuportahan? Tinitiran nyo nga ako ng patalikod eh. Ginagapang nyo nga na masiraan ako eh. Tapos kayo ngayon susuportahan ko. Mga leche kayo. Gago! Huwag nyong kantiin ng BP. Malaking bato babalik sa inyo. That's true. Gago! Naglalambing ako sa aking mga followers. Ito rin na yung mga followers ang ipinagtatanggol ko. O, di ba? Okay, play na natin. Welcome to the chaos, Sec. Yan ang mensahe ni outgoing DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte sa papalit sa kanyang si incoming Education Secretary Sunny Angara kaninang umaga. Formal nang inilipat ni VP Sara kay Angara ang liderato ng DepEd. Aminado si VP Sara na may panghinayang siya sa kanyang pag-alis sa DepEd. Napamahal na raw kasi sa kanya ang mga tao rito. Gusto rin daw sana niya noon na matapos ang mga deliverable para sa ahensya ng administrasyon. Ay, nandun ba? Sasalan naman nakabinbing programa ng DepEd. Mga vlogger. Kaya mo siya, Narot, alam mo naman mga vlogger ni Lenny. Parang bago ka ng bago eh. Mga deliverable para sa ahensya ng administrasyon. Pero si Angara ang sasalo ng mga nakabinbing programa ng DepEd, gaya ng matatag center, revised senior high school curriculum, at pagdadagdag ng benepisyo para sa mga guro. Ngunit, aaminin ko na sa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Nais kong ipaubaya. May tanong dito. Jay, magkano bayad sa inyo? Need ko trabaho. Magkano bayad? Ang nagbabayad kasi sa akin, si Banat Bay. Sa sobrang laki ng offer sa akin ni Banat Bay, sobrang laki ng pinapasahod sa akin ni Banat Bay, nagkakautang-utang pa ako sa kanya. Gago! May 250,000 pa akong utang sa kanya dahil sa motor. Partida ha, sinasahuran niya pa ako nun. Gago! Galing di ba? Taga Davao ako, need ko lang malaking pera. Taga Davao ka, ganito gawin mo. Ha? Muntik na ako madulas. Gago! Sabihin ko sana, pasabugin mo yung Malacanang. Gago! Gusto mo malaking pera? Ha? Pumunta ka ng Malacanang. Ha? Yung mga pagkain dun, ibenta mo sa labas. Yung mga pagkain sa Malacanang, ha? May mga nakabalot sa loob nun na mga ginto. Kunin mo yun. Yung mga stick, sa loob nun may ginto. Gago! Ha? Kung gusto mong magkapera na malaki, pumunta ka ng zona ni BBM.
Mami Pani, Mami Pani Putna, mega love shoutout po. Pumunta ka dun sa zona ni BBM. Tapos yung mga ulam dun, lahat yun. Sa gitna ng mga yon, may mga ginto yun. Ipunin mo lahat yun. Buruin mo ha. Isipin mo ha. Isipin mo mabuti, Jazz. Isipin mo mabuti. Paano magkakaroon ng 20 million budget kung basta-bastang pagkain lang ang ilalagay o ihahanda sa Malacañang? So sa madaling salita, lahat ng pagkain doon may ginto sa loob. Gago! Punta ka doon. Oo nga, punta ka nga doon ako ng bibiro. Diba, halimbawa, dandun ka, pag buklat mo ng stick, tingnan mo sa loob no, may mga maliliit na gold bar doon. Gago! Kaya nga umabot ng 20 million yung ano doon eh, yung, excuse me, yung budget ng zona ni BBM. O, yan ha? Binigyan na kita ng ano ha, ng tip ha. Ito, sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. I hope we can all work together. Sama-sama po tayong magtrabaho para sa ating mga minamahal na guro at para sa kabataang Pilipino. Sama-sama tayong magtulungan upang iangat ang antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. Hanggang ngayon, palaisipan ang rason ni VP Sara sa pagkalas niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sabi niya, mahaba ang kwento niyan. Tinanong din ng bise kung may kinalaman ba rito si First Lady Liza Araneta Marcos. Kailangan pakialam si VP Sara dyan. Gago! Hindi niyo ba naintindihan yung sinabi niya kanina na walang alam si FL Liza kung ano man ang nangyayari sa politics ngayon. Sa madaling salita, epal-epal lang yan. Joke lang. Isa lang malaking epal lang si Liza Araneta Marcos. Pero huwag natin, huwag niyo wain si Liza. Boss, ang sagot niya? No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho. Wala naman kinalaman, buta na. Ultimong ano kasi, sisi nyo kay Liza. Gago! Liza, palaka. Gago! Sa naririndi din ako dun sa mga, palaka. Puro na lang ganun eh, no? Palaka. Liza, palaka. Totoo naman din, ano bang kinalaman ni Liza dyan? Bakit siya ba yung ano? Siya ba yung nagko-control kay BBM? Hindi naman, 'di ba? Gago. 'Di ba hindi naman? Gago. Ha? Bakit si Apple's Lady Liza Marcos ba ang nagko-control kay BBM? Hindi naman, 'di ba? Gago. Ha? Ano ta? Mukhang galing lang, yugurin yung sage ni Banat Bay. Okay. Jay, tingnan natin kung sino, dining buhaya ang kakain ng 20 million. Okay, play. Aho namin ni Pangulong Marcos. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down for the reasons, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Yung napag-usapan. Speaking of napag-usapan, ipiplay ko ba ulit yung ano? Ipiplay ko ba ulit yung kay Amy Marcos? Yung sinabi ni Amy Marcos. Diba? Na sila yung lumapit kay VP Sara para i-convince na tumakbo ito. Kasi nga, ayaw nga talaga niyang tumakbo. Gusto niya lang mayor lang ng Davao, no? Si BP Sara. Ngayon, nag-audition si BBM kay BP Sara para makumbinsin niya na tumakbo ito. So ang usapan talaga dapat doon, si BP Sara ay magiging ang tatakbo bilang presidente at si Marcos ang vice president. Kaso gawa ng hindi naman talaga gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte, hinayaan niya na si Marcos na lang maging presidente at siya na lang ang vice president. No, pero wala talaga sa bokabularyo ni VP Sara na tumakbo. Tsaka ito pa yung katanungan diyan, 'di ba? Unang-una si Marcos yung
lumapit kay sa mga Duterte. Sila yung nag-audition, 'di ba? Sabi ni Amy Marcos 'yan. O sila yung nag-audition. So, yung mga sinasabi ng mga tanso vlogger na ang Duterte gahaman sa kapangyarihan, ang Duterte sakim sa kapangyarihan. Hindi niyo ba naisip na kung ganun man talaga ang mga, kung ganun man talaga or kung ganun nga ang mga Duterte, bakit vice president pa ang tinakbo ni BP Sara? Bakit hindi na lang presidente? Gago! Kung, ha? Kung gahaman ng mga Duterte sa kapangyarihan. No? Kasi kung ako ha, halimbawa kasing gahaman ko sa kapangyarihan si Tamba, o kaya si Lisa, eh di sana ako na lang tumakbo bilang presidente. Gago! Vice president lang. Ito, total, tangina, ikaw yung ano eh. Ikaw yung sumadya dito sa akin. Ikaw yung nakiusap. O bakit magpapa-under ako sa'yo, Aber? Eh di ako na lang maging presidente. O. Pero hindi, ayaw nga ng, hindi nga ganun ng mga Duterte. Kaya hinayaan lang nila na si Marcos na lang ang maging presidente at si BP Sara na lang ang maging vice president. Kaya isang malaking kalukuhan yung sinasabi nila na mga Duterte ay gahaman sa kapangyarihan. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Matatanda ang sinabi noon ni First Lady Lisa. Malamang sa malamang itong sinabi ni BP Sara na to. Malamang sa malamang katulad lang din nung sinabi ni Tatay Digong to. No? Unang-una kasi sinabi ni BP Sara may yung abot sa bayan daw, mga pinag-usapan na hindi tinupad. No? Eh kaso, wala nga nangyari. Wala naman nangyari ngayon. Sa bayan. Matatanda ang sinabi noon ni First Lady Liza na bad shot na sa kanya si Sara. Nag-ugat yan sa umano'y pagtawa ng bise ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Bagamat hindi dadalo sa SONA ngayong taon si VP Sara, sinabi niyang okay naman ang relasyon nila ng Pangulo. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senators, senator candidates. At sabi ko sa kanya, sabi ko hindi muna ako sasali sa midterm elections. Pati nga raw ang ama niya si Pangulong Rodrigo Duterte, hinindihan niya nang imbitahan siyang mangampanya para sa mga kandidato ng PDP. By chance, nakita kami ni former President Duterte, inimbita din niya ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Paliwanag ni VP Sara, kailangan daw niya munang pag-isipan kung ano ang magiging direksyon niya sa darating na eleksyon. Hindi na rin daw siya tatanggap ng anumang posisyon sa gabinete. Pero ang klaro, nakatakda raw siyang magkaroon ng heart-to-heart meeting kasama ang PDP re-electionists na sina Senador Bato de la Rosa at Bongo pagkatapos ng SONA. Nagbabalita mula sa Frontline, Rhea Fernandez, News 5. What? Basag na naman. So alam ko na maraming ano, maraming tawag dito, maraming mga vlogger, lalong-lalo na yung mga anti-Duterte dyan, nabibigyan pa rin ng masalimuot na ano, na reaction nitong ano na to, etong sinabi ni BP Sara, kahit wala naman talagang pangit dun, no? Kasi ano siya, lahat naman tinanggihan niya. Siyempre, buta na, tatay niya, tinanggihan niya, di ba? Kamag-anak niya na yun. Buat ipa si Bongbong. Di ba? Oh. Kaya wag na kayong mag-inaso. Tututusin, mahaba to. Mas maganda siguro kung panoorin natin yung pinaka-full interview kay BP Sara ito. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, mahaba siya na kwento and
we will need a sit down. Ma'am, para sa yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho. Boto rin yung mga nagtatanong. Gago! Sinabi na nga eh, tapos ulitin mo. Sana ko ako kay... Putin na lang talaga, hindi ako hindi ako nailagay ng tadhana sa pagiging presidente at vice president. Kung halimbawa ako nasa kalagayan ni BP Sara na yan, minura ko yan. Sabi ko, tanga ka ba? Gago! Sinabi ko ni, ulitin mo pa? Oo. Pero ma'am, may kilala ko sa president. No. Kasi... Ang galing din ng media, no? Gusto talaga nilang galitin si BP Sara. Biruin nyo, ha? Biruin nyo. Ang tagal na ho niyan. Tapos tinatanong pa, may kanalaman po ba dito si Apple Lisa? Para saan yun? Anong pinaka big reason ba't itatanong mo pa yun? Diba? Gago! Katangahan eh! Ano, anak lang po, timang na yan, no? Alam nyo lahat ng mga reporter sa mainstream media, palitan nyo na. Gago! Palitan nyo na ngayon, kami nalang papalit yung mga vlogger. Parang mas maayos pa magtanong yung mga vlogger kaysa sa mga reporter eh. Hindi ko nila lahat ha, at hindi ko rin na inaangat ng gusto yung bangko namin. Kaso, bagay, kung hawak na ng administrasyon ng mainstream media, wala tayong magagawa. Talagang tatanungin ka talaga ng ano dyan eh. Tatanungin ka talaga ng ikakagalit mo. Gusto nilang matrigger ka. Gusto nilang magalit ka para may masabi ka at may maibalita na naman sila. Para makakuha. Parang ano, alam nyo, ang mainstream media, parang yung ibang mga vlogger din yan. Kapag may viral sila, tuwang-tuwa din yan sila. Nakuha ko yung ganitong balita. Unahan din yung mga yan dyan eh. Pinagkaiba lang sa mainstream media, kapag may sarili ka na talagang followers, kagaya ni Banat Bay, na kahit na hindi na mag-clickbait, eh talaga may manunood. Hindi katulad sa ibang mga vlogger, katulad ko rin. Iniwasan ko may clickbait, guys. Sabi ko naman sa inyo, magpapakabait na ako pag nakuha ko na si Carding eh. So nakuha ko na si Carding, kaya mabait na ako ngayon. Gago! Wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, kaya wag magbida-bida si First Lady. Gago! Kaya, Ma'am Sitars, ikaw, tigil-tigilan mo na yung paka-interview mo kay Kalok Ring. Ha, Ma'am Sitars, tigil-tigilan mo na. Una-una kasi, bukod sa wala ka naman talagang alam sa trabaho ni BP Sara at ni BBM, eh, hindi naman din kami naniniwala na kinokontrol mo si BBM, di ba? Hindi naman namin pinapaniwalaan yun, Ma'am Sitars. Kaya kung ano na lang, kung talagang ikaw ay may katinuan pa naman, nakaisipan, eh huwag kang epal ng epal, ha? So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Ibig sabihin, marami talagang katulonggisan na ginawa si BBM. Gago! Bubuin ko sentence. Dito ako sa Manila manonood ng sauna. Hindi po wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Ma'am, kumusta po yung Monday? Kamusta rin ako? Okay naman. Oo. Okay lang po, ma'am. Wala pong okay naman yung relationship ni President Marcos. Ma'am, last question. Meron po bang possibility po na maharap po yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po ninyo, ma'am? Or... That is a question na Matay and Senator Angara. Kasi siya... doon sa OVP. Opo. Merong isa na assistant secretary na sasama siya sa akin sa Office of the Vice President because magkasama kami sa trabaho since 2007. Ma'am, ano po sa conviction kay Franz Castro? Yung sa conviction ni Franz Castro ng ACP party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon,
she is guilty and convicted of child abuse. Pero sa pool yung media dyan, ah. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Ulitin natin, ah. Ulitin natin. Kung ano yung nakalagay sa... Hanggang nyo maigyan. Kung sa conviction sa trabaho since 2000. Ah, yung sa conviction kay Franz Castro. Ano daw masasabi dun sa conviction kay Franz Castro? Alam niyo lahat ng tanungan dito ng mainstream media, ng mga media, ay about sa mga di umano na galit. Ha? Di umano, ha? Sa mga galit sa mga Duterte. Katulad niyan si Franz Castro. Alam naman natin na mahilig magkukudayang palang palingkera na yan, no? So, si Banat ba 'yung nagsabi noon, hindi ako. No, alam natin 'yan, panay comment niya kay BP Sara at sinangayunan pa nga ni Chris Ulo 'yan, eh. Na mas susuportahan niya si Franz Castro kaysa kay BP Sara. Mas parang mas pinapaniwalaan niya 'yon, no. Ngayon, o nga pala, no. Hoy, Chris Ulo, di ba may kasunduan tayo? May kasunduan tuloy. May hamon pala ako sa'yo. Nakapag napatunayan, oh, nga, no? Nakalimutan ko na yun. Nakapag napatunayan na may kaso si Franz Castro, talo ka na. Mag-delete ka ng channel mo. Oh, nga pala, no? Nakalimutan ko yun, ah. Ano nangyari? Eh, ngayon, guilty na si Franz Castro. Eh, Chris Ulo, mag-delete ka na ng channel mo. Gago! Oh, ngayon, sino paniniwalaan mo? Si BP Sara? BP Sara, may kaso ka ba? Kasi si Franz Castro, guilty na, eh. Gago! Pero dito, sa pool dito, yung may, ano, ah, yung media na nagtanong. Kasi isang katangahan na naman. Anong masasabi mo sa... ulitin natin. Ano ba nasabi mo sa conviction kay Franz Castro? Tayo na, ano pa ba sasabihin mo dun? Diba? Yan tuloy, tingnan mo. Nabara tuloy siya. Oh. Ah, yung sa conviction ni Franz Castro ng ACP party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon, she is... Diba? Nakalagay doon, she is... Guilty and... She is guilty... of child abuse. And of kidnapping of child abuse. So ano pa bang karapat dapat na idagdag pa doon? Ano pa ba karapat dapat na sabihin doon? Ay nandun na nga, eh. Diba? Ano na, eh, ayun na yung sinabi ng korte kay Franz Castro. Ano pa bang kailangan sabihin doon? Kung hindi ba naman bobo at tanga yung nagtanong na yun? Di ba? Common sense na lang, eh. Anak ng teteng naman, oh. Thank you, Mama. Ano yung apila pa ba? Ang apila pa? Huwag na. Nabanggit ko kanina sa aking mga speech yung mga hindi pa natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. And kanina, pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. Ma'am, you're saying that kasi... Ma'am, ano sa akin? 20 million sige lang. Para sa sola ko. Kasi isa lang kasi, butangin na nyo, eh. Dami-dami nyo. Isa lang yung tinatanong nyo, eh. Oh, madami silang ma-report sa desk kasi sila pagalitan. Ah, ano? Sa sola ko, inasahan nyo sa sola, ma'am, sa Monday. Kung inasahan sa sola, wala. Gago! Hindi kaya nga hindi pumunta si VIP. Ay, isa na namang kabubuhan na na. Anong inaasahan niyo sa Sona, ma'am, sa Sunday? Ano ba asahan dun? Ngayon nga hindi ba pupunta si BP Sara, eh. Ano ba asahan dun? Wala man, nagawa si Marcos. Gago! May nagawa mo si Marcos? Saan? Ibibida yung mga overpass, mga tulay, eh. 5% lang naman na iambag niya dun. Si PRD pa rin ng ano nun, si Duterte pa rin. Si Digong pa rin ng ano, ang mas malaking nagawa dun sa mga project na yun. So, sana sa Monday, meron niyang
ano eh, mahaba yung explanation. Meron siyang part 1. Yung part 1 yung DS na sinabi ko. Hindi kasi masyado ina-analyze na malalim. Boom! So madaling salita, no? Mga bobo yung mga tanso vlogger. Bago! Ay! Tumalimbawa diniretso ni BP Sara yung sinabi niya rito. Hindi kasi ina-analyze ng mga, hindi lang sa Tansu Vlogger ha, pati sa mga media, sa mga profesor, sa mga expert ko no, sa politics, yan. Maraming bobo dyan eh. Na kung ano-ano na lang yung sinabi doon about sa designated survivor na sinabi ni BP Sara. So yun nga, dahil sa kahinaan ng utak, kahinaan ng pag-iisip, dahil nga mas pinairal ang pera kaysa sa prinsipyo, eh yun na yun na, ayun na nga yung nangyari. Oh, hindi nila masyadong nuggets. Kailangan siya i-analyze ng malalim. Next question. Nga sabi ko na, paulit-ulit kung bakit. Ano ba ba nasabi niyo na 20 million daw yung funds para doon sa persona coverage? Oh, hindi ko, hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives. House of Cards. Uy, itong yun, yun palakpakan. Palakpakan na mayroong tawanan pagdating sa House of the Representatives. Oo nga naman, hindi nga naman part dun si BP Sara. Eh dapat kapag, eh tanong niya yung Gilatamba. Gago! Anak ng teteng, what you ba? Kasi tinatanong yan kay BP Sara. Hindi naman nga, tama naman, hindi tama naman yung sinabi niya rito eh. Well, hindi ko lang, ba't ko sasagutin yun? Hindi naman ako part nung ano. Ay, naku talaga, katangahan ng media. Cards. Alam niyo kung ano yung... Wait lang, nandilat si BP Sara dito. Natakot yung ni ano eh. Oo. Alam niyo yung pinakamagandang tanong kay BP Sara? Buburang pala, may inakas itong mga media na to. Dapat ako na lang, kaya nga, ano, BP Sara, magpa-interview ka kala, ano, kay Laban at Bay. Huwag na sa akin kasi, pangit ako magtanong eh. Gago! Kailangan na lang, Banat Bay, kay Masdada, kay Kocholi, yan, mga magagaling kay Master Judea, yan. Huwag na sa akin, ano na lang ako, tahimik lang ako. Hindi ako magtatanong. Gago! Pero pinakamagandang tanong dito kay BP Sara, alam niyo kung bakit kung ano yun? Ha? Ang pinakamagandang tanong dito, BP Sara, kailan po... Mahirap talagang salita ko dahil. Gago! BP Sara, mabubulunan po kaya sila sa steak? Gago! Bibi Sara, may ginto po ba yung pagkain sa zona? Gago! Tangina! Ay, pre. Siguro pag ganun katanungan mo, matatawa sa'yo si Bibi Sara, no? Sabi niya, ano to? Sira ulo tong ano na to. Gago! Ang gawin mo, Jay, kung may tatanong ka, isulat mo sa para di mo, hindi, ayoko. Kung sakali man isama ako nung Banateros, halimbawa may interview nila si PRD, si Basti, si Mayor Baste, si Pulong, si BP Sara, hindi ako imik. Mas maganda siguro kung makikinig na lang ako. Hindi, promise ha, ganun ako. Hindi talaga ako pala salita pag may mga ganyan. Kasi una-una, kay Labanat Bay, kay Boss Dada, kay Coach Oli, yung mga naiisip ko, itatanong din naman nila yung ba't ko pa kailangan sumagot. Ba't kailangan ko pa magsalita? Ha? Hindi naman ako katulad na ibang vlogger dyan na, tama ako! Tama ako! Yun ang nasa isip ko, tama ako eh! Yun na yun eh! Gago! Kapag nasa seminary, hindi kasi on the spot kasi ako. Ayoko nang ano, hindi, yun nga sinasabi ko nga sa inyo. Pagdating sa ganyan, ayoko talaga rin magtanong. No? Mas gusto ko pang bumanat kaysa magtanong. Ayoko talaga. Kasi una-una, wala naman akong kailangan ni tanong. Naitanong na nila Boss Dada, nila Coach Yoli. So, paano pa ako magtatanong, di ba?
Kaya kahit dun sa nung pinatawag kami, pinatawag ang Banateros sa Davao, hindi ako nagtanong dun. Si Master Judea nagtanong ako, hindi ako nagtanong. Hanggang kinig lang ako, observe, inobserbahan ko lahat ng nasa paligid. Ganun ako eh. Pag nasa mga malalayo, ito ha, totoong buhay to, ganun ako sa ano. Pinapakiramdaman ko kung sino yung mga, pinapakiramdaman ko lahat. Kahit ultimong halaman. Hindi, ganun lang ako. Matining lang ako pagdating sa ganyan. Siyempre, iniisip ko din yung mga kasamahan ko, no? Iniisip ko, ako kasi magaling ako makiramdam kapag pag alam kong alanganin ang lugar, alanganin ng alanganin yung parang hindi ko kabisado yung mga pupuntahan, maano ko sa observation. So pinapakiramdaman ko lahat, lahat ng kilos, galaw, lahat ng pananalita, pinapakinggan ko yan, nag-iisip ako, lahat, pinapakinggan ko kung tama ba yun o hindi, kung ito ganyan, lahat yan. Ganun ako. Kaya minsan, mas ginugusto ko pong manahimik kaysa magtanong or kaysa magsalita. Kasi lahat naman din ng gusto kong itanong, tinatanong naman na ng kasamahan ko, ano pa bang silbi nun? Ayokong matulad dito sa mga media na to na, na itinanong na nung isa, itinanong pa nung isa. Gago! Hindi ako ganun katanga. Gago! Kumbaga may respeto. Yan, totoo yan. Siguro umiimik ako mga dalawa, tatlong beses, ganun. Pero hindi talaga ako pala tanong, hindi dahil sa kinakabahan ako. Yun talaga ang ugali ko. Lalo't sa panahon ngayon na alam niyo na ang Banateros, mainit sa alam niyo na, no, mainit ng sa mata ng mga ng administrasyon diyan ng Banateros, isang Banateros sa malaking tinik ng ano eh, malaking tinik sa lalamunan ng administrasyon eh. So, kahit naman hindi nila aminin niya, nakikita naman namin. Tingnan yung ginagawa kay Banat Bay, di ba? O tingnan yung panggigipit ginagawa kay Banat Bay. So doon pa lang, no. Kaya kahit saan kami magpunta, ano ko, nakikiramdam ako. At pinag-aaralan ko, tapos pinagtatagpi-tagpi ko lahat ng mga sinasabi nila. No? At doon ako pumupulot ng aral. Halimbawa, may sinabi si Banat Bay, Coach Olibos Dada, Master Judea, may sinabi din yung kabilang kampo, pinagdudugtong-dugtong ko lahat yun. Ganun ako. O kaya, mas ginugusto ko pang nasa malayo ako, basta marinig ko yung sinasabi, yun, na kailangan kong pakinggan ha, para matuto ako. Yun, ginagawa ko yun. Pero yung parang may kinig lang ako, para may chichismis ako, tulugan na lang kita. Gago! Oo! Hindi naman sa walang respeto ha. Kasi, ito kwento ko lang, nung nasa Davao kami, si PRD nagsasalita noon. Mahaba na yung sinabi ni PRD. Tapos, ang ginawa ko, dahil yung ibang mga nandoon na hindi ko naman kilala, parang paulit-ulit na lang yung tanong nila kay Digong, kay PRD, ang ginawa ko, natulog ako. Gago! Hindi siya pang babastos ha. Natulog ako doon kasi sabi ko, ano na, wala naman ng ano, paulit-ulit na lang yung tinatanong. Parang nangyayari kasi, alam nyo kasi ako, sa sobrang real to ko, kaya minsan napapasa na may mga nasasaktan sa mga, alam nyo yun, minsan kasi may mga ganun eh, yung mga pataasan, parang sa iskwelahan lang din yan. Na, alam mo yung parang bibong-bibo, na parang gusto mo laging ikaw yung angat. Yun. Eh, yun, ayoko ng ganun, tutulugan na lang kita. Gago! Oh, nakikiramdam lang talaga ako. Magaling ako ganun sa ganun, lalo't nasa ibang lugar ako. Nako, tahimik ako. Maboboring ka pag kasama mo ako pag ibang lugar. Oh. Hindi mo ako mapapahimik. Nakamasid ako sa lahat. Kahit nakayuko ako, sa nasa sa'yo yung focus ng isipan ko. Ganun ako, lalo't kapag kasama ko ang Banateros. Hindi naman sa natatakot. Alam nyo kasi, nakasanayan ko na laging maging handa anytime. Nakalakihan ko na yun eh. Ultimo sa pag-upo ko pa lang,
naka-prepare yan. Hindi mo ako mapapunta sa isang lugar na kampante ako, lalo't hindi ko pa na, kahit sa SMNI, ganun din ako, tahimik lang ako na ano, yun. O, pagkasama kong banateros, medyo nagpapatawa ako para kahit papano, may, hindi naman masyadong OP, hindi naman masyadong boring, OP tuloy. Hindi masyad, hindi boring, di ba? Pero alert ako palagi, yun yun. O, tuloy pa natin. Sige. Ma'am. Yes, yes, sir. Ay, tapos na. Kahapon. Meron po tayong national program sa kick-off ng Brigada Eskwela kahapon sa Municipality of Carmen sa province of Cebu. Ma'am, priority sectors po natutukan yung OBT moving forward. O, dito. Siyempre, President sila. President, sabihan nila bangag si BBM. Kung sila pagsabihan ng ganyan, tama lang ginawa ni BBM, kaya pahiya din sila. Ha? Wait lang ha, wait lang ha. Siyempre, President, sabihan nila, ano to, robot ba tong kausap ko? Antoinette Joseph, robot ka ba? Siyempre, President, Presidente dapat, siyempre, Presidente, sinabihan, hindi sabihan, sabihin, sinabihan nila ang bangag. Si BBM, kung sila, paano mapagsasabihan bangag ni BBM ang Duterte, eh, si BBM ngayon bangag. Ay, slow. Paano sasabihan ng bangag ang mga Duterte? Hindi naman nabalit ang mga adik yan. Pinapatay nga nila yung mga adik. Paano mo sasabihan na bangag ang mga Duterte? Sara, hulo ka ba? Ikaw ata bangag eh. Oh, ito yung pananalita mo, para ka robot oh. Para kayong kakilala kong vlogger magsalita eh. Siyempre, Presidente, sabihan nila. Bangag. Si BBM, kung sila pagsabihan ng ganyan, tama lang ginawa ni BBM. Kaya pahiya din sila. Yeah, diba? Parehas kayo, diba? Yes, oo, hinahanap natin yung mga underserved na mga areas doon sa iba't ibang satellite offices natin. Syempre nandiyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan at para sa LGBT and senior citizens natin. Ang panasigun po. Arlene Nobel Best, maraming salamat po. Opo, thank you. Ang susunod din. Alam niyo, Ma'am Arlene May Galvez, napakaswerte ko sa inyo dahil nakulayan sa wakas ang chat box ko. Gago! Maraming salamat po. Ay, alam ko, napanood niyo naman na to, no? Pero hindi na natin natapusin. Dahil dito na po tayo sa isang ibabalita natin. Marami tayong ibabalita eh. Alam niyo, sa ginagawa, ito pala may tanong ako sa inyo. Oy, paring Jomar Biray, shoutout ah. Anong tribo yan, Brad? Anong tribo? Ito ba? Ito? Dahil wala kayong karapatan. Kung yung followers mismo, yung kahit sino ka pang vlogger ta, wala kang karapatan. Patigilin ako sa aking pagbablog. Ayan ba? Ayan ba, paring Biray? Hindi ko alam kung anong tribo nun eh. Gago! Baka tribo ang... Gago! Hindi ko alam eh.